Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat mga best. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood dyan at nag-share ninyo inyong mga ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat mga best. Sa mga bago dyan, welcome sa inyong mga best. Sana huwag kayong mag-atubiling i-share ang ating mga video sa ating mga kapatiran dyan para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas, mag-inong factor. Maraming salamat sa inyong mga best. Sana nasa healthy, happy, safe, liking lahat. We thank God for everything and we ask forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. And today's video, magbasa ako ng isa sa nag-private message sa atin. Shoutout sa iyo, best. Alam mong sino ka. Dear Ate Sal, diretso na akong magbasa. Ayaw ko sayang ng oras, best. Nagroong factor talaga. Eh, ganon. Hi, Ate Sally. Lagi akong updated sa mga vlog mo at nakaka-relate ako sa mga advice. Kaya napamessage ako sa iyo. May nakilala akong fam sa Christian, Filipina. Noong una, magkaibigan lang kami at niligawan niya ako. Niligawan niya ako ng husto at nasagot ko siya. Ramdam ko naman na honest siya at loyal siya sa akin. At pinakilala niya na ako sa parents niya. At pinakilala ko na rin siya sa mga kapatid ko at sa mga magulang ko. Sa parents ko. So, 3 buwan kaming magkasintahan. Araw-araw kaming nagchat-chat. Then every once a week, 3 or 2 beses kaming nagtatawag. Masaya ang pag-usapan, tawanan. One time, may nasabi akong hindi maganda sa kanya. 3 beses siya. Pero hindi ko naman sinasadya. Pinatawad niya ako at naulit din yun. Hindi siya nag-text ng 1 week. Hindi siya nag-text sa akin ng 1 week. After 1 week, nag-message siya sa akin, pinag-isipan niya sa loob ng 1 linggo. Nag-decide siya na magkaibigan na lang daw kami. Ipumayag naman ako kasi alam ko naman na may mali ako. Once a week na lang siya tumatawag sa akin at madalas kami magka-chat araw-araw. Ramdam ko may feeling siya sa akin at sabi niya sa akin, mutual feeling kaming dalawa. Na dumating nung December, sabi niya, tatawag siya ng New Year's Eve. Sabi ko naman, available ka naman tumawag sa New Year. Tumawag siya. Nakausap niya mga kapatid ko at parents ko. Masaya siya. Nakausap niya, pero at isali magkaibigan na lang kami. Sabi niya, wag ko daw sabihin sa mga magulang ko na magkaibigan na lang kami. Nagugulan ako sa kanya. Di ko alam kung alin sa dalawa magkaibigan kami or kasintahan kami dalawa. Lagi niya sinasabi sa akin ng mutual feeling. So, ngayong January 14, nakareceive ako ng Christmas card para sa akin at sa kapatid ko. From United States Postal Service to Philippines. Nagulat ako. Nag-message ako sa kanya. Thank you for your effort. I didn't expect to receive Christmas card from you. And he said, you are special to me. Ate Sally, nagugulan ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ako para sa kanya. Kaibigan ba or kasintahan niya? Every time tumawag siya, masaya kaming dalawa. Pa-advise naman at paikot ng singsing. Maraming salamat sa iyo, Beth, sa pag-share mo. Ikutin nga natin yung singsing. Andito ka sa gitna ng stars sa sunrise, best. Baka posibleng ito ang maging destiny mo. Pero ang nangyari dyan, naiba ako dun sa... Shoutout sa iyo, best. Nag-click ka ba sa link? Nag-click ka ba sa link na meron dyan, best? Sa mga videos ko? Sa Christian Filipina dating site na link dyan? Dyan ka ba nag-click? Nag-click? So, shoutout sa iyo. So, most of the time, yung mga kapatid natin nakatagpo na ng afam dyan is for serious relationship yan. So, kung ang afam ni Jan ay medyo hindi maganda ang ugali, isumbong nyo kagad yan, best. Report nyo yan. Kasi bawal ang pasaway dyan. So, sa'yo, na-meet mo tong afam mo at magkaibigan kayo hanggat nilinggawan ka at naging kayo. Ang nangyari, mayroon kang nasabing hindi maganda. Sabi mo, hindi mo naman sinadya. Pero, pinatawad ka niya. Naulit yun, best. Hindi lang once, kundi parang thrice na yon. 3 beses na nangyari, parang sinadya na yun, best. Kasi kung 1 beses lang naulit, nagawa at hindi na naulit, so hindi sinadya yung una.
Pero kung nadagdagan pa siya, So parang sinadya na 'yon. So ano bang nangyari, Bess? Ano bang sinabi mo na para sa iyo ay hindi maganda? Mukhang nagtampo si Afam. Mukhang si Afam, he came to join that site to find a serious relationship. Parang hanap niya ang yung babaeng alam ang gusto. Seryoso sa relasyon. Nagtampo si Afam, umabot ng isang linggo, hindi nag-message sa iyo. Tapos nag-message siya, sabi niya, kaibigan na lang daw. So ngayon, naguguluhan ka na ngayon. Sabi pa niya, tumawag siya nung New Year's Eve, sabi niya, sabihin mo sa kanila na hindi tayo, kumbaga, kayo pa rin, parang ganun. Parang umasa si Afam. So ngayon, naguguluhan ka na ngayon. Nakatanggap ka pa ng Christmas card, sabi mo. Pero ang sagot ni Afam, you're special to me. Baka special friend lang, Bes. Special friend. Kasi yun ang sabi niya. Baka as a friend lang, mahalaga ka sa kanya bilang kaibigan. So ngayon, prangkayin mo siya, Bes. Sabihin mo sa kanya, I am here to find my future husband, a serious relationship. A man who loves me, accept me for being who I am. Kasi naguguluhan kayo ngayon. Prangkahin mo si Afam, Bes, para masagot ka niya ng gusto. Para alam mo kung saan ka lulugar. Para alam mo kung ano ba talaga ang purpose niya sa iyo. Kaibigan lang ba for the rest of his life? Kasi pag ano, na hindi yan ang hanap mo, Bes, di ba? Prangkahin mo yan, Bes. Para alam mo na kung ano talaga ang dapat mong gawin. Kasi kung kaibigan lang talaga ang gusto niya, edi kaibigan lang. Eh kung hindi ka na natutuwa bilang magkaibigan, so pwede mo na siyang sabihin sa kanya, you deserve somebody else. Para makapag-move on ka at makapaghanap ka ng Afam na mamahalin ka. At gusto kang pakasalan. Sobrang lamig dito, nagiyelo sa labas. Oh my God. Maraming salamat sa pag-share mo, Bes. Prangkahin mo lang siya para alam mo ang ano ba talagang dapat mong gawin. Kasi gusto niya, huwag mo nang sabihin sa magulang mo na kumbaga hindi na kayo. Parang umasa nga si Afam. Parang umasa nga magkabalikan kayo. So, shoutout sa iyo, Bes. Huwag mo nang guluhin ang isip mo. Prangkahin mo si Afam para alam mo na ang dapat mong gawin. Maraming salamat sa pag-share mo, Bes. Kung hindi man siyang nakalaan sa'yo, maghanap ka ng iba. Ganon. Maraming salamat sa pag-share mo, Bes. Magbasa mo na ako saglit ng mga message dito. Ang bilis ng oras at saka sobrang lamig sa labas, Bes. Galing ako sa labas. Nagiyelo sa labas. My God. Oh my God. Nagiyelo sa labas. Shout out sa inyong lahat dyan. At kay Sister Nancy Caliente, shout out sa iyo, Bes. Para sa sender si Sally, hindi po yan seryoso. Kasi yung Afam ko sa Facebook, kami lagi nag-usap after nakilala ko siya sa dating site. Pinakilala ko sa anak niya at siya mismo ang nag-declare na I'm in a relationship with him. Seryoso ngayon, Bes. Sa sender po, mabuti basura na ang kanyang kachat po. Kasi hindi po seryoso yan. Good luck and just search another one. Makakatagpo ka rin ng para sa iyo. Don't give up kasi... Ako, more than 5 years din ako bago nakahanap ng matinong Afam. Tama po kayo, ate si Sal. Maraming salamat, Sister Nancy Caliente. Doon sa Afam na ayaw ibigay ang full name. So, kay Sister Nancy Caliente, yung boyfriend mo ba, Bes? Sa Christian Filipina mo ba na hanap siya? Nag-click ka ba ng link na meron ako sa description box? Please share us the whole story, Bes, para ma-share natin din at para ma-inspire yung iba. So, maraming salamat sa pag-share mo, Sister Nancy Caliente. At binasa natin. Good luck sa iyo, Bes. Huwag kang hihinto sa paghanap at meron talagang para sa iyo. Kasi si Jocelyn Gardos Cruz, nako, pasaway yan, sis. Yung magpadala ng pera, ikaw magbayad. Nako, pasaway nga yan. Kay Sister Rose Asiniero, hello si Sally, belated happy birthday sa anak mo. Lagi ako nakaabang sa mga videos mo. Thank you sa mga advice. God bless you. Maraming salamat sa iyo, Bes. Kay Sister Liz, Miss Urbanite, nangangamoy pasaway po yung kachat nyo. Nag-video chat na ba kayo niyan? Importante po yun. Yung may padala pero ikaw magbayan, nangangamoy pa. Akala ko nangangamoy utot. Naano ako sa iyo, Bes. Naubo ko lalo. Nangangamoy po yung ano mo. Nangangamoy pasaway. Kay Sister Diana Cabansa, good day si Sally, belated happy birthday po sa anak mo. And God bless you and your family keeps you. Maraming salamat, Sister Diana Cabansa. Kay Lynn's channel official, hi Ate Sally, lagi akong nakaabang sa video mo. Para sa sender, naku, malabo po yung Afam mo. Naku, ganun, hirap nga. Ayan, kay Sister Elizabeth Montes Claros, hi, good day Ate Sally, kumusta ka na? Medyo nobo, Bes, sobrang lamig dito, nag-yellow dito, Bes, oh my God. Pag naglalakad kami sa umaga, oh my God, tumutulot ang ilong mo, te. Sobrang lamig, oh my God. Ay, kay Sister Angelica Omiten, hope you had a great day with your family, si Sally. Nanonood ako palagi ng mga video mo.
Dinadalangin ko po sa Pong May Kapal na bigyan kayo ng maayos na pangangatawan. Maraming salamat sa iyo, Bes, at malayo sa mga sakuna upang makapagpatuloy sa pagbibigay ng mga advice sa mga naghahanap ng AFAM na makakasama abang buhay. Pa-shoutout si Sally, bakasyon ko ngayon at babalik ako sa January 23, so 31 sa work ko. Maraming salamat sa iyo, Sister Angelica Umiten. Shoutout sa iyo, Bes. And good luck sa inyong lahat, mga Bes, kay Sister Judy Randy Channel. Kumusta, Bes? Sa sender, ako pa sa Hawaiian. Shoutout sa inyong lahat, mga Bes, and good luck sa inyo. Sa mga hindi pa nakatagpo dyan, tuloy-tuloy kayong maghanap. Never give up. Kasi yung nag-give up, yun lang yung talo. Tandaan nyo yan. Take care, stay safe. God bless.